can you further discuss po yung sinabi niyo po kanina yung about sa NBA na parang ano po ba yun, parang nagpakita sila na tutulungan daw kayo kunwari. Pwede niyo po ba i-discuss lang? Pwede si Dato Ramon mag... Salamat po. Una, ang NP, 1980s, nagpasok sa mga komunidad namin. Sabi nila na kami ang tutulong sa inyo. Kami ang totoong sundalo ng mga bayan, sabi nila. At kami ang tutulong para makatindig kayo sa sarili ninyo. So, ang mga tribo namin na siyempre dahil sa magandang pagsasalita, napasok yung mga tribo. Unti-unti pala inorganize yung komunidad at unti-unting nagkaroon ng mga chairman, nagkaroon ng yung sectoral, ang mga kabataan namin na imbitahin sa meeting sa LFS, ang mga asawa namin imbitahin sa meeting sa Gabriela, at yung mga lalaki imbitahin ng meeting ng KMP. So doon nagkaroon na ng medyo problema doon sa pamilya. Then pagkatapos noon, may mga committee na. May committee sa kabataan, committee sa kababayanan, committee sa mga mag-uuma. Pagkatapos noon, yung mga traditional na leader, unti-unting pinapalitan. Kasi kaming traditional na leader, dito sa amin yung kultura, paano i-transfer ang kultura sa susunod na generation. Pinapatay nila dahil gusto nila yung leader na revolutionary leader doon sa hanay ng IP. Yun ang nangyari. Kaya yung mag-upos ng mga traditional leader, pinapatay nila dahil gusto nila yung komunidad na control nila, sila na magpapasya. So, yun ang nangyari doon, sir. Kaya, ako, na biktima ako, 3 years ako doon sa armado. Sabi nila, labas ka doon sa armado, magpunta ka sa legal, mag-organize ka sa mga organization. Sa buong Mindanao, nakapag-organize ako ng 25 IP organization. No? So, ito mga organization na to, walang ibang layunin dito kundi kontrahin ang gobyerno. Kahit na yung gobyerno magbigay pa ng isa-isang kalabaw doon sa mga farmers, hindi sapat yun. Kukontrahin pa rin ang gobyerno. Dahil ang nakita namin, ang gusto nila, sila ang maggobyerno. Agawin nila ang kapangyarihan para sila ang maggobyerno. So yun ang sagot ko doon, sir. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Sir, may Viber question po tayo from Hannah Jane Sancho of Sunshine Radio. Ano na po yung update sa mga salugpungan schools? Na ipasara na po ba ang lahat or meron pa pong nag-ooperate? Ang pagkakaalam po namin, dahil kararating lang po namin, meron pong dalawa yung ano eh. Merong galaw ang gobyerno, meron ding galaw ang mga pamayanan. Sa hanay po ng pamayanan, lalo na sa lugar nila Dato Gibang, ang mga mamamayan na mismo ang nagsasara noong mga paaralan. No? Although ang DepEd naman, meron din naman siyang corresponding na ginagawa. Ito yung isuspend, no, yung 55 ata na salug application ng salugpungan, no, 55 schools in Region 11. Maraming salamat po, Dato Gibang.